Hi guys, welcome back to my channel and welcome to the second part of my looking back for a year that was before we were quarantined. So kagaya ng nasabi ko dun sa isang vlog, this is two part. Yung isa, hindi masyadong seryoso. Tapos ito, pipilitin nating maging serious. And same thing, if this is your first time to visit my channel, please like, subscribe, and hit that bell for future updates. With this vlog, medyo magre-reflect tayo. So, magre-reflect tayo. Kasi syempre, yung nakaraang isang taon ay hindi naman matatawaran in terms of challenges. So, ano nga ba ang mga natutunan natin sa nakaraang isang taon? So, as for me, I'm going to share with you kung ano yung mga reflections ko about a year that was. I'm going to have that in the acronym na MASKS. Okay, with S. Kasi, ang totoo po, before pandemic, napakaganda ng mga plano namin sa buhay na aking asawa. So, we will start a business. No? So, Feb 27, if I'm not mistaken, we signed up a deal para doon sa bills payment. Feb 27 yun na. Tapos, mag-aantay na lang kami ng, let's say, a week or two and we will be operating. Tapos, tamang-tama lang, a week or two, so March 16, we had the greatest and the biggest surprise of our lives. Total lockdown na hindi na tayo nakalabas, di ba? So yun yung isa sa epekto sa amin ng pandemya, yung hindi namin na operate yung supposedly business. Actually, na-open naman namin siya sometime October siguro. Kaya lang syempre, hindi siya ideal for opening or putting up a business. That was for the sake na lang na yung pinaggawang pwesto ay matauhan muna. Tapos syempre, sumubok din. Kaya lang, in the end, dinala din namin sa bahay kasi yung ginagamit namin computer ay kailanganin ng anak namin sa online class. So, hindi pa siya right time siguro. We had put it that way. Alright, so ang haba na agad ng aking intro with this. So ano-ano nga ba ang aking reflection na masishare sa inyo with this a year that was? Okay, I'm going to have my reflection, syempre, first sa M. Okay, M for mind. So from all sort, mind, minding. So we have to calm our mind. We have to mind our own business, to mind ourselves. Yun po yung isa sa aking reflection, yung kung ano yung mga hindi mo na pagtutuunan ng pansin pre-pandemic. So, yung pandemic, yung itinuro niya sa akin. So, I have to mind what are the stuffs that really matters sa buhay. Yung hindi naman masyadong mahalaga, I will not dwell much on that. Basta mind myself, mind the people around me who are close to me. Yun. So mind what will be that something na pwede kong mapagkalibangan out of this whole quarantine. So ganun lang. So mind what matters. Then next is letter A, appreciate. So, appreciate what you have, appreciate your family, kasi siguro kaya nauulit na naman yung quarantine ngayon because we haven't learned that much sa pinagdaanan natin ng isang taon. So, ngayon, chances na naman, huwag na nating tignan yung mga technical na aspeto dyan. Wala pang vaccine, hindi maayos ang ilang mga bagay-bagay sa mga ganitong aspeto. So, wag na nating masyadong pagtuunan ng pansin yun. So, let us appreciate na lang the blessings that this quarantine and this whole pandemic time is giving us. Yung mga technical na usapan, yung vaccine, yung mga protocols, meron namang nag-handle nun.
kung ano na lang yung controllable within ourselves and our surroundings. Doon na lang muna tayo mag-focus. So appreciate the moments, appreciate the chances that these challenges or that this whole pandemic thing is giving us. So, then the letter S is simplicity. So simplicity, kasi pre-pandemic, parang things are so complicated. We are complicating our lives. Kahit minsan sa ayot sa gusto mo, talagang nagiging komplikado yung buhay natin, di ba? Like sa work, na hindi mo naman ginusto na magpapatong-patong. So some other factors are complicating your work life, things like that. And at times also, we are responsible for what is complicating our lives. So, itong pandemya na to, it simplifies our lives sa akin. Kasi, kung ano lang yung pwede mong magawa within your house, di ba? Yun lang talaga. Kasi no choice, di ka pwedeng lumabas. Kaya, you will realize na pwede pala naman akong mabuhay ng ganito, kasimple lang. Hindi ako alis ng alis. Kaya ko palang mabuhay kahit hindi ako pumunta sa ganitong mall. So, things like that. It simplifies our lives. So, sana hanggang ngayon, ganun pa rin ang makita natin. Baunin natin yung mga aral na yan ng pandemya. Kasi, kung magfo-focus lang tayo sa negativity na pinagdadaanan natin, so, talo tayo dun. So, dapat magkaroon tayo ng mahalagang leksyon that we can live by for the rest of our lives. Pandemic time man or hindi. Letter K is kindler. So with that being kindler, so we have to kindle that passion within us na pwede nating magawa habang nasa bahay lang tayo most of the time sa ngayon. So, what is that something na win-wish mo na sana magawa ko na? You have to kindle that something within you na gustong-gusto mo na gawin para masatisfy mo rin yung sarili mo. Diba? For example, you want to go into writing, into reading, to read the Bible, to reflect, to contemplate. Napakaraming pwedeng ma-kindle sa ating sarili out of this whole pandemic. Out of this whole time na limited lang ang time natin na makalabas. So, nasa sa atin po yan, we have a control, total control of our mind and body. So, kung ano man yan, so pursue that something within you. Then, S, the last S for masks is subtle. So, kindle that subtleness. Kung dati, parang feeling mo hindi mo kayang mabuhay ng ganitong setup. So, sa isang buong taon naman, napatunayan mo na kayang-kaya mo pala. Diba? So, yung subtleness na pamumuhay mo ngayon. So, dapat masustain natin yon. Then, when we go back little by little sa medyo normal na, but this will not be the same thing like we used to live before pandemic time. So, at least out of this whole subtleness, we're able to bring with us the important lessons that this pandemic teach us. Yun po kasi yung mahalaga. Kasi kung ang focus natin sa ngayon, epekto sa ekonomiya, so lahat tayo may problema dyan, wala tayong pera, ay naku naman, naman hindi pandemya, problema pa rin natin yung pera, di ba? Medyo nadagdagan lang talaga ngayon. And so on and so forth, napakarami pa rin yan, may pandemya man o wala, may mga problema pa rin sa buhay. Yung problema, yun yung lalong nakakapagpatatag sa atin. We become a better person out of all these challenges. Diba? So, let us not look at this whole scenario as an annoyance. So let us take the chances that it is giving us mind to appreciate the simpleness and kindle that subtleness of how to live our lives each day.
So thank you very much for watching. I'll see you again next vlog. And keep safe, everyone. God bless us all.